Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isang panibagong updates dito sa ating nilalarong Mirem. Ang Mirem po isang free-to-play play-to-earn na game na kung saan pwede ka pong kumita ng real money by just simply playing the game. Alright, so you don't have to spend money, pero kung gusto nyo po, then it's up to you. Do your own research. Alright, so bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating mga video, ganyan din po yung mga nanonood ng ating mga video. So right, shout out po kay Alilex na patuloy pong nanonood ng ating mga video. Isa po yun sa ating mga subscribers. Let's go to the comment. Shout out kay Tony Rostua or Tony Rostua. Me too, Lord, yung name ko po kasi maintenance pa. Hehehe. AAA Gaming, nice video. Si Harvey Baruch, shout out sa iyo. Pasali sa clan, nasali na po natin yan. Si Palanan Ira, nag-request po siya nung pwede daw pang tutorial na paggamit ang emulator sa PC sa paglalaro ng 5-star. Wala pong problema, gagawin po natin yan. Si Karma, magandang makitaan dyan, idol. Salamat po sa comments. Si Sky Rote Churao, salamat. Si new subscriber na sa Web3 Brazil Blockchain, at si Jeff Esteron, at ganyan din po sa ating mga clans sa ating nilalarong 5 stars katulad na Spearman, Koseki, si JPY, sila po. Salamat po sa inyong lahat, si Waweng. Mga hindi ko po na po kayo mababanggit sa isa, but then nagpapasalamat po ako sa inyong support. Alright, so by the way, kung napapanood niyo po ang video na ito at isa po kayo sa hindi pa po nakakapag-subscribe, I invite you to hit the subscribe button and do not hit notification bell as well. By the way, ang Pandesal Gaming po isang YouTube channel kung saan nag-ahatid po tayo ng mga content about iba't ibang free-to-play, play-to-earn na game, maging mga NFT games, existing man yan or upcoming. We're also providing tips and guides sa mga ganitong klaseng laro, no? And also, Pandesal Gaming po, we have experience when it comes to NFT games. Nagsimula po tayo ng mga panahon pa ng Crypto Blades, Axie Infinity, and we're holding several assets sa mga iba't ibang NFT games, no? And also, we have basic knowledge when it comes to crypto trading. So, kung gusto niyo po yung mga gandong klaseng content, please do me a favor, hit the subscribe button and hit notification bell. Alright, so by the way, matagal-tagal din po yung bali maintenance ni Mirem. Itong character ko, puro AFK lang naman po to at wala lang pong ibang ginagawa. But then, we have a few updates na kailangan niyo pong malaman dito. So, basically, meron na naman pong bagong yo-yo crafting dito na makikita tayo. Dito po, as you can see, pwede ka pong makapag-craft ng guaranteed relic 100% daw or 100% of course pagka in-open mo yan. Pero yung chance mo lang po na makuha yan is 25%. Saan po ba natin makukuha tong summon challenge na to? At ito rin po sa companion. So unfortunately for those three players, hindi po natin makukuha yung mga yan sa pag-hunt or sa event. Makukuha po natin yan dito sa store. Punta po tayo sa event. Then, punta po tayo dito. Kailangan nyo po siyang bilhin, no? So, that's $29.99 at isang piraso lang po yung makukuha nyo. But then, may kasama naman po silang summon avatar. Ayan. So, basically, kung 10 po ang kailangan mo, kailangan mo ng $299 para mabili mo po or makapag-craft ka po. May chance ka makapag-craft nun. Ito, meron naman pong ano, panlagay sa codex, but then you have to buy it. Okay? So, yun po. So, balik po tayo sa yo-yo crafting ulit. Ito po. Pwede rin po to, yan mga craft. At pwede ka rin makapag-craft nyan. So, yan. Ito rin po, skills. Ang chance naman po nito, pagka-craft mo is 100% naman po. So, unlike nitong mga to, no?
na medyo itong dalawa na to na medyo 25%, pero itong mga to sumunod mga 100% na po. Okay, so balik po tayo dito. Yan, so yung may mga skills na pwede nyong ma-craft, but ito po is kailangan nyong bilhin yan para makapag-craft kayo, may chance kayo makapag-craft dito po sa store ulit. Balik tayo sa event. So ayan po. So this time 6 naman po yung makukuha niyang coins na ganyan, no. And $29.99 po ulit yan. Okay? So balik po tayo sa yoyo crafting. Pakita po natin ulit ang iba pa na pwede natin naman makrap. Okay? So those are for paid players po, ah, yung mga andyan po. Yung mga yan. So yan. Ito naman po. Yan, dito na po yung mga free player. Mga free to play players. Ito po. Pwede ka makapag-craft din ng ano ba ito? National Gathering Material Chest. Ayan po yung pwede yung mga makuha. Yan, pwede rin po yung skills. At ito, saan po ba natin ito makukuha? Makukuha po natin to sa bagong realm. Ito po yung realm na bago. You have 2 hours po. Kung gusto nyo pong mag-farm yan. So, marami-rami. 1,000 po. Anyway, mabilis naman po yung drop. 2 hours. At kung gusto nyo pong mag-extend, para lang po computer shop, no? So, punta po ulit tayo sa shop kung gusto nyo mag-extend. Punta po tayo sa event. Ayan. Ayan po, dito po ito eh. Yan, dito po. Kung gusto nyong mag-extend, bibili kayo $4.99. Pero may kasama na naman po yung mga summoning avatar. So, dun lang. Dun lang sa isa na to. At 1 beses lang po pwede makabili daily. So, that's mga 200, mahigit 250 plus. Alright, so, punta naman po tayo dito sa realm na bago. So, you have 2 hours. Ganito po siya. Actually, yung isang character ko na nagpa-farm na. So far, ang na-farm niya kanina is 26 po, no? So, ilang oras na po? So, it's like 1 hour and 14 minutes remaining na lang po. So, parang mga 46 minutes po siya nag-farm. So, 26 lang po yung nakuha niya so far. Siguro, depende na rin po sa spot at kung gaano kayong kalakas para makapag-farm po kayo ng marami. But then, expect po na medyo grinding po at medyo mahirap-hirap din po makalut ng mga ganong item. Okay, punta po natin yan. Sa spot, hanap po tayo. So, marami na rin pong nag-grind. So, medyo maluwag po siya. Unlike po dun sa Fantasmic po yun, no? Medyo minsan madalas nagpo-pull. So medyo mahirap pumasok na po dun sa ano na yun. So hanap lang po kayo ng spot na maayos. Ayan, dun sa mga gagamba, walang gaanong nag-spot. Kadalasan invaded po siya ng ano, no, ng mga wizard. Alright. So basically, yun po yung sa yoyo crafting. Napa-farm niyo po yung mga coins na yun dito. So you have 2 hours. Siyempre kung gusto niyo magdagdag, you have to buy doon po. So meron po pong ibang mga updates dito. Kaya nga po mahaba yung pwede rin po tayong mag-craft na or yung mga items na mount yours nyo na hindi nyo po nagagamit, pwede nyo pong i-craft. Alright, so punta po tayo ulit sa yoyo crafting. So dito po, sorry, sa smithing pala. Ayan po. Saan po ba makukuha to? Ayan, pwede nyo pong i-craft yung mga yan. So, saan po ba yan makukuha? You have to dismantle po yung item na gear na nabibili nyo na hindi nyo ginagamit. So, example po.
pupunta po kayo dito sa shop. Dito po. Yan, so 100,000 po yan na coins bibili nyo. So, magkano ba yan? So, weekly po is 4 lang po yung mabibili nyo. No? Kung gusto nyo pong bumili, gold na po yung ibang pambili. Alright, so open nyo po yan. So, yan po. So, kung gusto nyo pong i-dismantle yan, kiklik nyo lang po to, tapos click nyo po yan, tapos dismantle po. Sorry, yan. Tanggal natin yan. Ayan po, na-dismantle na po. Sorry, medyo makulit. So, pagka, hindi pa pala. Okay, ulitin po natin. Do-double click nyo lang po, tapos sorry, do-double click nyo lang po pala, tapos dismantle po. Nagawa ko na yung kanina. Tapos yun po, pag na-dismantle nyo po, ayan po, may makukuha po kayong ganyan. Ay, hindi po pala yan, sorry. Ito po yung item na yan. Sorry yan. Makukuha nyo po yan. Tapos makukuha nyo po ito at pwede nyo po yung gamitin pang crop. Okay? So, yun po yung isang way kung sakaling marami kayong nabili at hindi nyo naman po nagagamit. Okay? So, yun po yung mga sa yo-yo crafting at sa mount tier na pag-dismantle, no? Meron pa pong dalawang update. Balik po tayo dito sa ating nilalaro. Syempre dito, yun lang naman po yung secret 14 days na pwede nyo makuha. Tapos ayan, meron kayong fantastic additional yan sa pang 14 days. Tapos ito, yun lang naman po. Wala nang ibang update when it comes to ganong klaseng event. Now, isa sa pinaka big update na binigay nila is ito pong Hidden Valley Capture. So, sa Hidden Valley Capture, so basically, magkakaroon ng parang guild fight o kung sino po yung mag-o-own ng parang ng Hidden Valley para makapag-mine ng mga dark steel. So, parang agawan base po ang mangyayaring labanan sa ano po, ano, sa Hidden Valley, no? So, kung gusto nyo mag-register, nandito po yung mga time, kung kailan, kung anong oras, you can just read it. Tapos, yun nga po, ayan. So basically, regional server time, anong oras, you can convert it. So every Wednesday po ang nangyayari po ito. So parang agawan base po, kung na-capture ng mga ng isang clan yung base na yon, then basically kanila na po yung Hidden Valley for a certain period of time. Okay? So yeah, basahin niyo po yung huli mechanics. At madali lamang naman po siyang intindihin. And parang mirror lang din po ang datingan. Okay? So, yun lamang po ang aking update sa araw na ito about sa MirrorM. Kung may nais pa po kayong malaman or katanungan na nais yung i-clarify, please do me a favor. Leave it on the comment below yung nais yung malaman. At sasagutin po natin yan sa apat ng ating mga kaya. Alright? So, again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto niyo po yung mga ganitong klaseng content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit notification bell na rin po para lagi tayong updated. Muli, ito nga po ang inyong Pandesal Gaming. Nag-aatid sa inyo ng isang magandang buhay, isang magandang araw at patuloy po tayong maging positibo. Salamat po at bye-bye. God bless. See ya.